Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagpasalamat si Senator Risa Hontiveros dahil nabanggit ng Pangulo ang matagal na niyang hinihiling na ipagbawal na ang POGO. Pakinggan natin ang buong statement ni President Marcos Jr. sa Total POGO Ban. Samantala, hindi naman pabor si House Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda na tuluyang iban ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sinabi ni Salceda sa sandaling ipatupad ang POGO ban, papatayin nito ang anumang mabuting pag-ugali sa nasabing sektor. Dagdag pa niya, ganap rin buburahin ang insentibo ng mga legal at may lisensya na nag-ooperate. But allow no, ang GL? No. I said, well, of course, IGL are legitimate. So I just hope that they will find a way, a technical way of differentiating the legitimate IGLs. Hindi na nga nila nagawa na ma-differentiate yung illegal tsaka legal POGO. Yung pa kayang legitimate IGL at tsaka the entire POGO system. Some of which are very legitimate. Yeah. Sure. Well, at least China's half. Thank you. Thank you po. Yung POGO, dating pangalan ng IGL. No. Yung IGL includes PIGO. So IGL is bigger. Okay. The IGL is the bigger market wherein you don't have to be inside the casino but you can play games. Yes. Parang online, parang ano, parang remote casino. But how would you know that it is a foreigner or not? So were you surprised by the president? Well, given all the policy, I think yes. I think he had no walang una, I'm sure clarify na to kay Altengo. Kasi sobrang laki, 43 billion. Pangalawa, there was really virtually societal, universal misunderstanding of the entire issue. Do you think the president was fed the wrong? I don't know. But it's all over the newspapers. It's all over your media. Okay. The only there is, you know, it will affect his own presidential social fund. It will affect all the other, community building activities of PAGO. So yun. Pero ako, to me,
was my position is if at least you can segregate the IGLs from the POGO. Because POGO is an IGL. Thank you so much. Sa kabilang dako, karamihan naman sa mga mambabatas ay isinusulong ang total POGO ban sa bansa dahil sa kinasasangkutang iba't ibang criminal activities nito. I was very relieved and of course very glad kasi there was a certain point, akala ko patapos na si Presidente sa zona nila. And incredulous ako na ano, hindi niya babanggitin ang POGO? Tapos biglang sa huli pala, inanunsyo niya yung banning ng POGOs effective today, winding down ng POGO operations hanggang katapusan ng taon, at paghahanap ng alternatibong hanap buhay, decenteng trabaho sa some tens of thousands sa mga kababayan natin na nagtatrabaho pa sa POGO. So, malaking tagumpay ngayong araw sa mga babae at bata na nagsumbong laban sa POGO, tagumpay sa mga whistleblowers na nagsumbong tungkol sa POGO, tagumpay sa over the months dumaraming mga government agencies na nakipagtulungan sa amin tulad ng PAOK, yung NBI at iba pa. And I think tagumpay sa lahat nating mga Pilipino na mga kababayan, mga netizens na talagang sumubaybay dito at talagang idinagdag ang kanilang mga boses na ayaw na natin sa POGO. Huwag natin kalimutan yung mga government officials na nagsalita na rin itong nakaraang mga linggo, ang Finance Secretary, ang NEDA Director General, pati yung mga business organizations na nagsalita laban sa POGO. So, malaking tagumpay po para sa ating lahat ngayong araw. Stood up to clap for the president. Well, yung una earlier tungkol sa West Philippine Sea, pero dati na yon isa sa ilan na mga policy areas na magkasundo kami. Pero this one was the first time for me to stand up and applaud at ASONA dito sa kanilang desisyon laban sa POGO. Ma'am, do you think the government can solve the problem, can eliminate POGOs by the end of the year? I think that's a good timetable. Ideally nga, ngayon na, di ba? Pero at least sinabi nila may full stop by December 31, 2024. And kung kaya ba itong gawin ng gobyerno? Gobyerno din kasi ang nagbigay daan sa POGO eh. Panahon ni Duterte, practically nag-open door policy siya sa POGO. Maraming matatamis na pangako na halos lahat o kundi man lahat na pako. And we are contending with the very ill effects, evil effects ng POGO hanggang sa ngayon. So, kung kinaya ng gobyerno noon bigyang daan itong perwisyo ng POGO, siguradong with the same powers na dati inabuso para bigyang daan ng POGO, sigurado kakayanin dapat ng gobyerno sa lahat ng kapangyarihan niya talagang mapatigil at mapatapon na sa labas ng bansa natin ang POGO. But what if the scenario that PAGCOR Chair Alejandro Tenco said happens, that POGOs will go underground, continue their illegal operations and victimize many people? How will the government respond to that? Won't that be a negative effect of this ban? Well, na-appreciate ko naman yung perspective ni PAGCOR Chair Tenco, pero kung may policy decision na ang gobyerno, tulad ng mga gobyerno ng sinaunang panahon, tulad pati sa ibang mga bansa, halimbawa nung binanang slavery, nung binanang iba't ibang pang-aabuso pa sa karapatan ng tao, then hindi natin dapat maging excuse na kapag binan natin yan, mag-underground lang yan at patuloy ng mga abuso sa tao. Then it will become a matter or problem of enforcement. Executive action with all the police powers of the state. So dyan lalong magkikick in ang law enforcement capacities ng ating mga institusyon. So on this good day, let no one make excuses, no? Pero pagtulungan ng lahat na maipatupad itong ban sa POGO, mabunot na itong masamang weed na ito sa ating economic garden o ecosystem, at itapon na yan sa sunog, itapon sa labas ng bansa. Sabi ko nga kay Senrisa kanina, nag-usap kami na yung mga ginagawa natin hindi nasayang dahil mismo ang Pangulo ay nakikinig, yung kanyang mga
kanyang mga analysts, yung mga nakapaligid sa kanya na makinig. At itong mahabang investigasyon, at especially yung mga nag-raid, like yung PAOK, yung PNP, hindi nasayang yung kanilang buhay na pagre-raid. So, hindi lang naman sa amin yun. No? Maraming tao nagtulong-tulong para maibulgar itong mga ginagawa ng PAOK. Tuloy pa yung hearing sa tuloy niya amin dahil hindi pa natin nahanap yung mga mastermind kaya ito tuloy natin. Why did you talk to him? Well, ang pangulo natin, pinag-aaralan yan. Eh. Siyempre, tinitignan niya kung yung mga taong mawawalan ng trabaho, yung kita na mawawala. Doon sa hearing, sinabi naman na even yung mga economic managers, nagsabi, walang kabutihan to sa atin. Eh. Yung pong total ban ng POGO ay narinig natin. Hindi na talaga po pwedeng mag-exist. And the president gave an order before the end of the year. So you're talking about less than 6 months, 5 months. No? And I think that's enough time to for the transition period. In fact, this morning, we were with Secretary Benny Laguesma in the Senate. And I talked to him about it because that's my wish list. And I've been praying for that na mawala na itong POGO dahil ito po ay isang... nagsasabog ng lagim sa ating lipunan, nagpupush sa ating mga kababayan na maging swapang, maging greedy, and dala-dala nito yung prostitution, dala-dala nito yung money laundering, dala-dala nito yung mga nakita natin sa mga hearings o pagdinig doon sa Senado, no, may mga torture, etc. At napasok na yung mga government agencies. So, ito yung about time na, and I thank God na their days are now numbered. Papaliwanagan kami ng mga legal na may lisensya na yun. 43 yun sa pangasalukuyan. At least ngayon alam na po namin kung ano po talaga yung kanyang saloobin tungkol po dito sa mga pogo na to. Na alam naman natin na talagang wala naman pong binigay na maganda, kundi ho kadalasan nakikita natin puro kasamaan po. Tama yung desisyon na naiban itong pogo na to. Bagamat binan yung pogo, kailangan pa rin i-address itong trabaho para sa ating mga kababayan, no? May gulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.